Diretso na po tayo sa ating script reading kung saan na babasahin ang ilang mga alagandang sini, ang isa sa mga famous works ni Sir Ricky. Una muna, noong 1980, she played Cynthia in Brutal and won acting awards, including an Urian Best Actress Trophy for her portrayal. In 1981, she was Salome and won another Urian Best Actress Trophy. And in 1982, she was part of the barkada of the four that included Lorna Tolentino, Sandy Andolong, and Ana Marin and Moral. We are happy and proud to have her here today to reprise her role, even if in only parts lang po ang kanyang mga babasahin. So once again, to read excerpts of Brutal, Moral, and Salome, her roles in particular, the multi-awarded actress and director, a true treasure of Philippine cinema, Miss GINA Alajar. Salome, Moral, Brutal. Tatlong pelikula ni Ricky Lee sa libro, mga librong ito. Nandun ako. So, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Diba? Na ako ang paboritong artista ni Ricky Lee. Walang kokontra. Hindi lang tatlo. May Lucia, may Andrea, may bukas, may pangarap, at ang kauna, at hindi naman kauna-unahan, at nung batang pinakabata ako, playgirl. Yeah. Oh. Ito! Lucky Seven, I love you, Ricky. Noong unang panahon, kapag malakas ang sikat ng araw, isang magandang babae ang nagsasayaw ng buong laya sa tabi ng bawal na dagat. Ang pangalan niya ay Salome. Kasalanan ko ang lahat. Hindi totoong iniiwasan ko ang taga Maynila. Hindi totoong ayoko sa kanya. Sinabi ko sa kanyang layuan niya ako. Pero ang totoo, nagpupunta ako lagi sa dabing dagat. Dahil alam kong hahanapin niya ako doon. Nabili ko ito sa second hand store. Ito 10.50. Ito 26.95 pesos. Ito naman 7.80. Ito 3.40 plus ito, 8.35, bali 57 pesos. 57 ang lucky number ko. Oh, pasensya ka na ha? Every Friday lang dumadating ang cleaner ko eh. Oh, maupo ka! Kung may mauupuan ka. Nasira. Pagkatawag mo kaninang tanghali, nasira. Ay, naku. Di ako mabubuhay na walang telepono. Pag sira ang telepono, sira rin ako. Telephone addict, that's me. Maski nasa banyo ako, akala mo nakakabit ang wires ng telepono sa ulo ko. Pag ring ng telepono, hila agad ako palabas. Kreng, kreng, biro nila sa akin. Ako daw si kreng, kreng. Madigas sila. Ah, bata pa ako. Maski wala pa man akong ginagawang masama, tinatawag na nila akong puta. Puta. Basta daw lalaki, titihaya ako. Sabi ko, edi sige. Sige. Sinasabi na rin lang nila, gawin ko na nga. Nang makilala ko si Monica, gusto ko siya dahil iba siya sa lahat ng nakilala ko. Mabait siya at malinis. Para siyang birhen. Parang hindi pwedeng gumawa ng marumi. And I hated her. I hated her for being so clean, so good. Minsan nakita ko siya sa hotel. Nakita niya ako. Kasamang isa sa mga sumusustento sa akin. Isa itong matanda, mataba, at mabahong lalaki. Taste!
Sino may sabing papatol lang ako sa type ko? Baski badoy na nakatsarol, kung may pera siya, titihaya ako. Ganun na lang ang tingin sa akin ni Monica noon. Para ba sinasabi niyang madumi ako? Ka? Sino ba ang sinasabi? Sino ba siyang pagkalinis-linis at hindi mahawakan ng lalaki? Uso pa ba mga birhen ngayon? Ang uso ay mga kagaya ko, mga puta. Lahat tayo dyan pupunta. Maski si Monica. Sabi nila, wala daw akong iniisip kundi ang sarili ko. Mali sila. Kasi hindi ako nag-iisip. Sabi din nila, self-centered daw ako. Mali na naman sila. Wala akong center. Kalat ako eh. Parang hindi, Gina, no? Yung dire-diretso lang niyang binasa, pero alam natin na ibang movie, ibang character na yung binabasa niya. Actually, next time dito, Gina, mag-iba-iba ka ng boses. Parang, ay, parang yung boses niya, parang ganun. Musay? Alright. May trivia ako dyan. Sir Ricky, alam niyo ba ang tawag ng mga bakla sa kapwa bakla na iba-iba sinasabi? Salome. Correct. Diba, ayan ang mga baklaya, yung mga baklang itsusera, yung iba-iba si... Nasa kakagabi, ayan, naaga ko natulog, Salome. Nakahata ka ba kagabi? Hindi, Salome.